lang for today's video. Mag-harvest tayo dito sa aking 2 hectares na palayan dito sa San Miguel, Bohol. Ito ay first time ko palang maka-farmers sa pagtatanim ng palay at ngayon palang rin ang aking first time na pag-harvest. So ipapakita ko sa inyo later yung mga ginagawa natin dito sa ating palayan. At tumuha tayo ng 60 katao mga ka-farmers para bulhutin ang ating mga palay. So later ipapakita ko sa inyo lahat na nangyayari sa likod ko. So mga farmers, may natapos ng bulhutin dito sa bandang taas ng ating palayan. So 1, 2, 3, 4. So apat na kahon na yung nabubulhot. So yan mga ka-farmers, so may sari-sari rin kasi silang grupo dito. Grupo na nagkakaret, grupo ng mga nagbubuhat papunta dun sa makina. Tsaka grupo naman ng mga naghihiwalay ng palay sa puno. So later, papakita ko sa inyo lahat yan at kung paano lahat ang sistema ng kanilang pagtatrabaho. So tara mga farmers, samahan niyo ako at puntahan na natin sila. So ito ko farmers, ganito yung pagtatrabaho ng pagkakaret, ayan. So gumagamit sila ng pwedeng itak or karet, ayan, para matanggal yung ating mga palay. So ito mga farmers, itatry natin yung pagkakaret ng palay. So ito first time kong magganito, so tingnan natin kung gano'ng kahirap magkaret. Hirap sa likod. So pag ako nagkarit nito, mga isang taon ko to bago matapos. Sa ato egg. So dapat pala talaga pag magkarit ka, meron kang gloves kasi siyempre para hindi ba masugatan ka kasi minsan masakit sa kamay yung damo. So dito nilalagay, parang ang laki yung akin. So dito nilalagay pagkatapos na. So, try pa tayo. Nag-enjoy ako. Yan, tag-harvest ngayon ng mga palay, mga farmers. So, itong 2 hectares natin na palayan, tapos ko na isang araw sa 60 katao na tumatrabaho. So, nandito na yung mga nagkakaret, naghahakot, at nandito na rin yung nagmamakina doon sa taas. So, later, papakita natin sa inyo yung lahat. Farmers ng taga-buhat naman or taga-ipon ng mga nakarit na palay. So nilalagay nila yan sa basket na bakat kung tawagin dito sa Bisaya. Ayan, tapos ang tingin daw nila dito, ang estimate bigat nito siguro is 30 to 40 kilos mga ka-farmers. So ito ay bubuhatin para dalhin doon sa makina naman natin doon sa kabilang lugar. So mamaya papakita ko rin sa inyo. So yan, tara kaya buhatin nila. Oy, ang bigat. So napakabigat pala nito. Sundan mo kami tayo. Sa ulo po siya binubuhat. Ayan. So napakatrabaho mga ka-farmers ng ang pagbubulhot ng palay. So
talagang lahat po ng mga tumatrabaho sa Palayan, sa talaga pong saludo po talaga ako sa inyo. Mula sa magtanim, mag-ani, magbulhot, hanggang pong maging bigas na ang ating kinakain na palay. So, napakatrabaho po talaga magkaroon ng Palayan. Ayan. Kap? Hindi po, darating lang. So nakita niyo kung gaano kalayo from doon sa kinakaritan. So kailangan buhati ng ating taga-buhat. So marami naman sila mga farmers, hindi lang siya yung nagbubuhat. So, siguro mga 10 sila na naghahakot. So nandoon yung ating makina ng palay. Napakita ko na sa inyo yung tinatrabaho sa pagbubulhot. Ngayon naman, patanghali na kasi, mag-11 na ng tanghali, ng umaga. Nagre-ready na kami ng mga ipapakain sa ating mga kasama dito sa Palayan. So, naghanda kami na, ayun mga farmers, so nagre-ready kami ng pagkain. So, ang ating nire-ready mga farmers is basoy, kung tawagin, kung dito sa Bisaya, baboy na may kasamang mga gulay. Tapos, balbakwa. Yun yung balat ng baka na nilata or pinalambot. So, ito, kasama natin siya, si Manilin, tsaka si Tipina. Tsaka nagsaing tayo ng napakadaming kanin. So, later, papakita ko sa inyo pagka nag-lunch break.